Si Miyaka, ang dalagang nahirang upang maging kinatawan ng Suzaku, ay nahulog sa mundo ng salamangka ni Tomo. Samantala, upang makawala sa ilusyon ni Tomo, inilagay ni Ameboshi ang kanyang buhay sa panganib nang iniligtas niya si Miyaka. Ang kakambal naman ni Ameboshi na si Tsuboshi ang nagligtas sa kanya sa tiyak na kamatayan at siyang pumaslang kay Tomo. Kaiba kay Ameboshi, kinamumuhian ni Tsuboshi si Miyaka. Nagkakamali ka! Si Julie ay isa pang birhen! Ipaparamdam ko sa iyo ang sakit na naramdaman ni Julie. Panibugho ng pag-ibig. Si Tsuboshi at si Miyaka. Ituloy mo. Nakikinig ako. Wala na akong magagawa pa, kundi makinig na lang sa mga mangyayari kina Miyaka. Tama, homie. Pag nagtagumpay siya sa binabalak niya gawin sa akin, katapusin ko na ang aking buhay. Nasa ka na ba, Tama, homie? Ang tagal na natin hindi nakita, Tsuboshi. Naaalala mo pa ba ako? Ako si Tamahome, ang tagapagtanggol ng Suzaku. Ibalik mo nga sa akin ang aming Suzaku! Tamahome! Huwag kang makikialam dito! Kung ayaw mong masaktan, mabuti pa ibalik mo si Miyaka sa akin ngayon din. Bakit hindi mo subukan lumapit dito at kunin siya para makita mong hinahanap mo? Tamahome! Miyaka! Tamahome! Hindi pa tayo tapos! Tsuboshi! Kung ayaw mong matusta, ayusin mong pananalita mo! Hindi lang si Tamahome ang tagapagtanggol ng Suzaku na narito ngayon! Sasuke! Pasensya na kung natanggal lang kami! Chichiri! Chiriko! Mitsukake! Huh? Wala ka nang malulusutan ngayon, Tsuboshi! Ah! Ha! Bumalik ka rito! Huwag pabayaan mo na sila! Si Ameboshi, ang nagligtas ng buhay ko kanina. Salamat, Ameboshi. Miyaka, salamat at ligtas ka. Akong nagpapasalamat at walang nangyari masama sa inyong lahat. Salamat. Maraming salamat po. Pasensya ka na kung hindi ako kaagad nakarating para tulungan ka. Pero hindi bale, nandito na ako ngayon. Baka nakakalimutan niyo na kami! Muntik na rin kaming mapahamak, baka akala niyo! O siya, tigilan na natin to at baka magkaiyakan pa tayo dito. Hindi namin alam na ilusyon lang pala ni Tomo na puntahan namin. Ako naman nasugatan ng husto pero magaling na ako ngayon at hindi ko na kayo iiwan. Natutuwa ako at magaling ka na. Kaya lang, may matandang lalaking naninilip sa akin. Kaya kayo, tandaan nyo na! Wala kang karapatang gawin sa akin yon. Maestro mo ako! Maestro? Tingnan nyo, tulog na sila. Napagod sila ng gusto pero madali nilang mababawi ang kanilang lakas. Bakit hindi ka rin muna magpahinga? Sige po, pero bakit po tinawag ni Tamahoming maestro ang asawa niyo? Madalas magbiyahe noon ang asawa ko. Minsan napadpad siya sa bayan ng Conan. Ang sabi niya sa akin, tinuruan daw niya si Tamahome ng ilang aralin sa pakikipaglaban. Ah, sa Conan sila nagkakilala. Namimiss ko na ang Conan. Si Hotohori, kamusta na kaya siya?
Malayo na rin ang narating namin para makuhang shinsaho ng Byaku, ang salamin ng Kalawakan. Pagkatapos, babawiin ko kina Julie ang shinsaho ng Genbu, ang hiyas ng Hokan. Pero, kailangan ko munang makita si Julie para makipagbati sa kanya at mabuong muli ang aming pagkakaibigan. Kailangan gawin mo yan, Tamahome. Opo. Tamahome! Saka sasaktan ka. Yaka. Ay! Ikaw talaga. Kahit kailan ang lampa mo. Okay lang. Basta nandyan ka para itayo ako. Tamahome, ano nga palang pinag-uusapin niyo ng maestro mo? Ha? Tamahome. Huli na yan, Miyaka. Ha? Dahil hindi na kita maaaring mahalin pa kahit kailan. Ha? Kaya kalimutan mo na ang lahat ng nangyari sa atin. Paalam na. Hindi na kita maaaring mahalin pa kahit kailan. Hindi tama yun. Biglang-bigla na lang. Bakit mo ako hinalikan kung makikipag-break ka lang sa akin? Julie, hindi ko sinasadyang suntukin ka. Akala ko walang tao sa likod ko eh. Anong ibig mo sabihin na makikipag-break, Miyaka? Ano kasi yun eh? Teka, magaling ka na ba? Bumabalik na rin sa wakas ang dati namin lakas. Siya nga pala. Tumingin ka rito, Miyaka, oh. Ha? Magaling. Mabuti tinapos mo na ang inyong ugnayan. Alam ko mahirap gawin, subalit yan ang makabubuti sa inyong dalawa. Kahit na anong lalim ng inyong pag-ibig para sa isa't isa, hindi pa rin kayo magkakatuluyan dahil yan ang inyong kapalaran. May nais pa nga pala akong sabihin sa'yo. Bulok na yung kahoy na sinasandalan mo. Baka mahulog ka. Meron pa ba akong makikita dito, Chichiri? Magantay ka lang. May darating pa. Miyaka? Hotohori! Emperador Hotohori, pasensya na at naantala ang ulat ko sa inyo. Huwag mong isipin yon, Chichiri. Ang mahalaga'y nasa mabuti kayong kalagayan. Kumusta na kayo? At ang iba pa nating mga kasamahan? Lahat kami nasa mabuting kalagayan, Hotohori. Natutuwa akong marinig yan. Nakuha niyo na ba ang shinsaho? Patawarin mo ako. Inagaw sa akin ang shinsaho ng isang tauhan ni Nakago. Pero huwag ka mag-alala, babawiin din namin yun pag nakuha ko ng shinsaho ni Byaku. Miyaka, pag-ingatan mo ang iyong sarili at huwag ka masyadong magpakapagod. Dahil pag may nangyari sa'yong masama, hindi na kayo magkakatuluyan ni Tamahome. Ha? Nag-aalala ako para sa kinabukasan ng Conan. Pero gusto ko rin makita kang maligaya sa piling ni Tamahome pagkatapos nating matawag ang susako. Sayang at wala ako dyan para ipagtanggol ka. Pero ipagdadasal ko ang inyong tagumpay. Huwag ka nang malungkot. Siguradong babalik din sa atin si Kaika. Ingong!
Nandiyan ang inyong anak, pero marami siyang sugat! Kaiga! Huwag ka mag-alala. Nawalan lang siya ng malay. Ami Boshi, pagising mo, magiging isa ka ng tunay na anak ng mag-asawang yan. Makakalimutan mo na ang mga taga-seryo, ang mga taga-susaku, ang lahat-lahat, pati na rin ako. May mabuti kang puso, may Boshi. Hindi ka nababagay sa digmaang ito. Paalam, kapatid ko. Anong sabi mo, Nakago? Pinatay ni Suboshi si Tomo? Oo. Pinuntahan niya ang kanyang kapatid nang hindi nagpaalam sa akin. At sa pagtatalo nila ni Tomo, nakaligtas ang nahirang na Suzaku. Iwanan niyo muna kami. Apa! Bakit ka umiiyak, Lady Julie? Natatakot ako. Napakabilis na mga pangyayari at hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Para akong nahuhulog sa balon at wala akong makapitan. Lady Julie, wala kang dapat ipag-alala hanggat nandito si Nakago sa iyong tabi. Wala kang dapat ikatakot. Hindi ko na alam. Magtiwala ka. Dahil mahal na mahal kita. Hindi mo maaring pagsilosan ang nahirang na seryo. Alam mo yun, diba, Soy? Miboshi! Ang gusto ni Hotohori, makita kaming dalawa ni Tamohomi na magkasama at maligaya. Bago kami umalis para kunin ang Shinsoho ng Byaku, kailangan malaman ko muna kung anong problema ni Tamohomi. Tamahome? Teka, sino yung babaeng kausap niya? Bakit magkahawak kamay pa sila? Hindi. Hindi ako dapat magselos. Miyaka! Maghahanda lang kami ng inyong makakain dahil alam kong kailangan nyo ng mga masusustansyang pagkain. Masusustansyang pagkain? Kauspusong ginawa ng kanilang susako. Tutulong po ako sa pagluluto! Si Fong! Tutulungan daw tayo ng dalagang susako para magluto! Ha? Pwedeng magtanong, ikaw ba ang anak ni na maestro at ng matandang babae? Hindi. Nung namatay yung tatay ko noong isang taon, kinupkup nila ako at inampon. Eh, si Tamahome. Bakit? Ano bang relasyon yung dalawa ni Tamahome? Ang alam ko, kasintahan niya ako eh. Pero ngayon, hindi ko na alam kung ano. Pasensya ka na, hindi ko alam yon. Ang akala ko, kapatid mo siya eh. Ako ang nag-alaga sa kanya magdamag nang malaglag siya noon sa bangin at makuha ni maestro. Kung siyang nag-alaga kay Tamahome. Huwag niyang sabihin nagbago na agad ang pagtingin sa akin ni Tamahome dahil inalagaan siya ng babaeng ito. Pero maganda siya, ha? Si Fong, ano yung gusaling yun sa malayo? Ah, yan ang templo ng Sairo at maraming monghe ang nakatira sa loob niyan. Nakikita mo ba yung maliit na tori sa malayo? May alamat tungkol doon. Anong alamat? Sabi nila, pag ang isang magkasintahan ay nagpunta sa taas ng toring yon at naghalikan sa eksaktong oras bago lumubog ang araw, hindi na raw sila magkakahiwalay pa. Pero sa ngayon, hindi na sila nagpapapasok sa loob. Ha? May nananahang halimaw sa loob ng tore at marami na itong pinaslang na magkasintahan. Talaga? Siya nga pala, Miyaka. Kanina pa kumukuluyang niluluto mo, baka masunog na yan. Sabi ko na nga ba, may nakalimutan ako eh!
Mahal, naaawa na ako sa dalawang magkasintahan. Alam mong hindi sila liligaya. Mas gugustuhin mo bang manahimik na lang ako? Alam kong tama ang iyong ginagawa. Unang-una, dapat maunawaan ni Tamahome na isa siyang tagapagtanggol. Sabagay, di ko siya masisisi kahit sa malayo katakam-takam ay itsura ng susaku. Hay nako, umiral na naman yung pagkamahilig mo! Nakakahiya. Dapat kasi hindi ko tinulugan ang home economics class ko noon eh. Talaga? Kayo pala mga tagapagtanggol ng Biyako eh. Bakit parang nabigla ka? Kami ang dalawa sa pitong tagapagtanggol ng Biyako noong panahong yun. Ang pangalan ko ay Tokaki at siya naman si Subaru. Ang Shinzo ho na hinahanap nyo ay nasa kami ni Tatara, isa rin tagapagtanggol ng Biyako. Naku, ganun po ba? Ang galing, nakukuha na natin ang salamin ng kalawakan. Pwede ba? Kumain muna tayo. Oo nga naman. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng pagkain. Eh, kasi akong nagluto niyan eh. Kung ganun, pagkain to galing sa ibang mundo. Nagpapasalamat po kami sa pagkain ito. Ano ba to? Parang kaning baboy ah. Hindi ko maintindihan ang lasa. Kailangan kong malaman kung paano to niluto. Kailangan kong gumawa ng gamot para sa lasong ito. Itsura niyo pala, alam ko ng ayaw niyo sa niluto ko. Paano mo na hulaan, Miyaka? Este mali pala! Lintik ang lasa ng mga pagkain, Miyaka, pero itong sopas, pinakamasarap. Hindi ako nagluto ng sopas na yan, si Sifong. Ah. Ang sama, hindi pagkain ng tao ito. Maski baboy namin, hindi kakainin to. Tamami! Ano ka ba, kahit na hindi masarap, pinaghirapan pa rin to ni Miyaka. Wow! Ibigay niyo na sa akin. Kakainin ko ng lahat ng niluto ni Miyaka. Bakit iba na kulay mo? Tumahimik ka! Wala kang pakialam sa akin! Kasalanan kong lahat. Sa kagustuhan kong mapasaya sila, napahiya tuloy ako. Bakit ganun si Tamahome? Pwede na ba niya ako mahal? Pero ayoko mapawalay sa akin si Tamahome. Ayoko. Gusto kong malaman kung ano talagang nasa isip niya. Aray! Ang sakit ng tiyan ko! Aray ko! Ang sabi sa akin ni Maestro, ipainam ko raw sa iyo ang gamot na ito. Alam mo, ang sabi niya sa akin, tulungan daw kita makalimutan ang nahirang na Suzaku. Pasensya ka na, baka biniro ka lang ni Maestro. Hindi ako nagagalit. Dahil gusto ko ring makatulong sa'yo. Alam ko, kung ganon. Miyaka. Okay to ah. Parang kwento ng soap opera sa telebisyon. Ikaw ang kapatid ng bidang babae, di ba? O ano masasabi mo ngayon? Pwede ba? Mas gusto ko na to kesa sa kwentong digmaan kanina. Walang namamatay. Sorry, Jerry. Ilang sandali na lang at darating na tayo sa istasyon ng Morioka. Huwag niyong kalilimutan ang inyong mga bagahe. Salamat!